Yan, so nandito na tayo ngayon sa pang-apat na session natin. Alright? So, may aminin ako sa inyo. Kung napansin nyo yung session 3 ng MRI, medyo napahaba. Di ba? Halos 2 oras siya. And somehow nagtataka ako kasi sa script na pinirepair ko for that. Kasi syempre, inaral ko rin siya beforehand para alam ko kung gaano ka layo yung i-discuss ko. At saka kung paano yung best way for, para sa akin at least. Na best way para maturo siya sa inyo. And upon looking sa kung ano yung dapat i-discuss ko today, na-realize ko na kaya palang haba nung unang session, ay yung previous session, kasi karamihan nun, nung para sa araw na to, ay nasabi ko na doon. Okay, so di ba dapat MRI nuclear physics part 1 and part 2? Ang dami doon sa part 2 na nas-discuss ko na sa part 1. So, kung napansin nyo ang iksi-iksi ng video ngayon, sobra iksi. Kasi, kung tinuloy ko pala ng konting-konti pa, yung discussion, ng ilang page, mga 2 to 3 pages, tapos na yung para sa session 4. So, if nasunod kayo sa flow natin, at yung week 4, at yun ay aso, yung narinig nyo. Okay, ito ay week 4. Kung sa pinarepair kong scheduling, ito na yung huling discussion para sa prelim. So, tuloy natin yan para matapos na. Sana mas maunang matapos yung tahol ng aso bago yung discussion ko. So, natapos tayo sa ano. Ito muna, reviewin muna natin. Ano pa yung mga bagay na natutunan natin? Yan. Sabi dito, when we put the patient in the MR machine, the protons line up parallel or anti-parallel. So, yung iba parallel, yung iba nakabaligtad. Tap to the machine's magnetic field, okay? A magnetic field in the patient, longitudinal to the external field results. Dahil nilagay mo sa MRI machine yung patient, matik nagkaroon siya ng sarili niyang magnetic field at longitudinal yung direction niya, aligned sa magnetic field ng machine. Pag nagpadala ka ng RF pulse ha, hindi siya dire-diretsong buga ng RF. So sending in an RF pulse that has the same frequency. Okay, alam niyo na yan para mag-resonate. Same frequency as the precession frequency of the protons causes two effects. Dalawa yung effects niya. Una, yung ibang proton pupunta sa baba kasi nagdagdagan yung energy nila. Ikalawa, magiging in sync lahat ng protons, mapataas man baba. Isa lang yung direction na iniikutan nila. So dahil doon, yung RF pulse nag-cause ng longitudinal magnetization ng patient para mag-decrease, samantalang yung transverse magnetization na kanina ang wala, nag-increase. Yun yung pinakasummary ng lahat ng pinag-usapan natin nung session 3, sa previous session. Let us have a look at that newly established transversal magnetization vector. So, tingnan naman natin yung nagbuo na transverse magnetization. Okay, tingnan naman natin siya. Sabi dito ni Hans Schild, nung author, this moves in phase, yung transverse magnetization daw, this moves in phase with the precessing protons. So, syempre, umiikot itong mga proton na to. Okay? Kasabay niya, umiikot yung transverse magnetization sa XY plane. Right? So, when you watch what is happening from the outside, the new magnetic vector comes towards you, goes away from you, comes again towards you, and so on. Yan yung kinuwento ko na paikot-ikot lang yung transverse magnetization. Kung ikaw yung antenna, yung receiver na antenna, makikita mo, para siyang lighthouse, di ba, yung sa dalampasigan, sa dagat, di ba, meron doon mataas na tore na may ilaw na umiikot-ikot. Parang ganun, mamaya tututok sa'yo, mamaya lalayo. Mamaya tututok sa'yo, mamaya lalayo. Mamaya tututok sa'yo. Umiikot siya. Okay, and this is important. The magnetic vector, by constantly moving, constantly changing, induces an electric current. So, dahil magnetic vector yun na gumagalaw, nakakagawa siya ng current. Okay? Kung yung current nakakagawa ng magnetic field, yung magnetic field na moving ay nakakagawa din ng current. Okay, this also is true the other way around. Yung sinabi ko nga, a moving magnetic field causes an electrical current. In an antenna, as is the case with the TV radio, or TV or radio waves. Okay, so sabi, kung may antenna doon na syempre gawa sa metal, yung electrons noon gagalaw, magkakaroon ng electric current dahil may gumagalaw ng magnetic field sa vicinity niya. The term electromagnetic field should actually remind us of the relationship between electrical current and magnetism, which is basic na sa ating mga rad tech, di ba? Yeah, MRI na yung pinag-aralan nyo, alam nyo na yan. So, as we learned above, we also have a moving, changing magnetic vector in MRI. This can also induce an electric current in an antenna, which is the MRI signal.
As the transversal magnetic vector moves around with the precessing protons, it comes to towards the antenna, goes away from it, comes towards it again, and so on. So parang mamaya nakatutok yung transverse magnetization sa antenna, mamaya lalayo kasi paikot-ikot eh. Okay? Also, with the precession frequency, gano'ng kabilis yung ikot nun? Siyempre, sumasabay lang siya dun sa mga protons. So, yung precession frequency ng protons, yun lang din yung frequency ng pag-ikot ng transverse magnetization. The resulting MR signal, therefore, also has the same precession frequency as that of the RF pulse tsaka nung precessing protons. But, ito yung question, how can we make a picture, how can we make an image, an MR image, out of this electrical current? Which actually is our MR signal. So, medyo dalawa yung pinupunto niya rito. Una, yung question na paano mo makakagawa ng image gamit yun. Ikalawa, implied na sinabi niya na yun na yung MR signal natin. Okay? Yung transverse magnetization. Hindi yung longitudinal magnetization. Yung transverse magnetization na umiikot sa XY plane, yun yung ating MR signal. Tandaan mabuti. Ang tanong, paano natin malalaman kung paano tayo makakagawa ng image doon? For this, we have to know where in the body the signal came from. So, dapat malaman natin kung saan part ng body ng patient nang galing yung signal. Doon muna, kailangan muna natin yung malaman yung spatial information. Yung spatial, yung information kung saan part ng space, okay, ng katawan ng tao na-detect yung signal na yun. Okay? Pero, how can we know that? The trick is really quite simple. Madali lang yung trick doon. Paano malaman kung saan galing yung magnetic field, yung transverse magnetization na yun? We do not put the patient into a magnetic field which has the same strength all over the section of the patient which we want to examine. So, ito yung sinasabi. Dadayain natin yung magnetic field. Oo, fix yung magnetic field ng machine. Kunyari, 1.5 Tesla yung machine mo, semiconductor. Matik yun, fix yun. Pero may, hindi pa natin i-explore ngayon, pero may technique na gagamitin natin para yung body part na mismo i-examine. For example, lumbar. Okay, yung lumbar yung titignan mo. Yung lumbar area na yun, yung magnetic field niya hindi same na 1.5 Tesla all throughout. Nag-iiba, hindi siya homogeneous. Hindi same yung magnetic field strength sa bawat part ng area na yon. Inadjust, okay? So, ito yung pinaka-rationale nun. Try ko i-drawing, okay? So, kanyara, ito yung body part. Kawin na lang natin yung troso, yung shape. Nakahiga siya, ito yung ulo, ito yung paa. Yan, side view yan, ha? Yan, nakaganyan, ito yung kamay. Manggas. Okay? So, nakatingala siya. Yan, may sombrero, kahit bawal yung sombrero sa MRI. Para lang ma-imagine niyo yung dinadrawing kong rectangle. So, ito yung katawan niya. Tapos, nandito yung kanya mga lumbar, for example. Yan, sabihin natin pito yung lumbar niya. Dahil, joke lang. Kakaiba, no, adik. So, babalutan mo dyan ng tinatawag na coil. Yan. Yan yung area na i-examine mo. Tanggalin natin yung coil na yan. Yan. Basta yan yung area na i-examine natin. Imbis na 1.5 Tesla yung maramdaman ng bawat area, okay? Parang itong portion na to, 1.5 Tesla yung nararamdaman. 1.5 din to, 1.5, 1.5, 1.5. Hindi. Kada part dyan, papalitan natin ng magnetic field strength. Okay? Hindi pantay-pantay. Sabihin natin mahina dito, tapos dito malakas yung magnetic field. Parang ganon. So, ganito yung mangyayari. Kung iba-iba yung magnetic field strength, alam nyo, di ba, pag magkakaiba yung field strength, mag-iiba yung bilis ng ikot ng proton. Kasi, di ba, ayon sa ating Larmor equation, pag tumaas yung magnetic field strength, tataas yung precession frequency. Mas bibilis yung ikot. So, kung hindi pantay-pantay yung field strength sa buong part na yan ng katawan ng patient, ibig sabihin, yung ikot ng sa part na to, iba kaysa sa part na to. Dahil mas malakas yung sa part na to, mas mabilis yung ikot dyan, mas mahina yung magnetic field dito sa kaliwa, mas mahina, mas mabagal yung ikot nan. So, magkakaiba yung magagawa nilang precession frequency. And so on, so forth, malalaman natin na pag nagbuga sila ng transverse magnetization, yung precession frequency nun na iba-iba. Okay? So, malalaman natin, okay, ito yung precession frequency na to. Lagi gawin natin X, okay? Lagi naman X yung unknown, di ba? So, nakita natin itong gantong precession frequency X. At alam natin yung ganong frequency nandito sa part na to. So, dito natin, ito yung part na yun na ginagawa na nagpo-produce ng signal. Okay? Pero ito, hindi pa natin i-discuss yun in detail kasi kailangan nyo lang malaman na okay, ngayon at least alam na natin na may ganung principle, okay, na ginagamit yung frequency para ma-detect kung yung spatial information, spatial, hindi special na buko pa yan, spatial information, spatial pertaining to space, di ba, kung nasan nakalocate yung body part na yon.
syempre, kung ganito yung precession frequency ng signal na na-receive natin at alam natin yung precession frequency na yun, eh, para sa body part na to, sa part na to ng katawan, nandun, doon natin makikita yun. Pero saka pa natin paglalaroan. Okay? Sa ngayon, alam nyo na, na yung step 4, yung patient ay nag-emit ng signal. Okay? Di ba kasi, meron tayong limang steps, di ba? Yung, pero kung sa akin, tatlong steps lang yan, MRI mismo, magnet, resonance, emit, tapos imaging. Pero sa steps 4 and 5 natin sa book na to, sa reference natin, sabi yung patient ay mag-emit ng signal, yun yung number 4, at number 5 yun yung gagamitin for image. So nagawa na natin siya, discuss na natin siya. Nag-emit ng signal yung patient at yun yung transverse magnetization. Tapos gagamitin ng computer, madedetect kasi yung antenna, at may mga information na makukuha sa signal na yun, isa na dun yung spatial information para makagawa ng image. Pero hindi lang yun, marami pa. At parang ganito, yung sa, binigay niya example dito, yung parang sa TV, pag nasa kusina ka, tapos may narinig kang commercial, di ba narinig mo TV, alam mo na sa salas yung galing yung sound. Kahit hindi mo nakita na yung TV yung nagpa-produce ng sound. Kasi alam mo na yung TV yung makakagawa ng ganun sound. At alam mo na sa salas siya, nasa living room nyo. So, alam mo yung spatial information niya, kung nasa kusan galing yung signal. Okay, parang ganun lang din siya. Pinapakinggan siya ng antenna, ng computer, para malaman kung saan part ng body galing yung signal. Okay, pero sabi nga naman dito, yan, spatial information. Sinabi niya rin pala eh. Okay, this shall suffice for spatial information right now. On page 89, we will go into more detail about this. So, sapat nang malaman niyo na isa yun sa way para makagawa ng picture, ng image, ng sa MRI. Okay, so nag-emit ng signal ang patient, yung transverse magnetization na umiikot-ikot sa precession frequency ng protons na nag-produce nun. And then, gagamitin yung signal na yun para makagawa ng image. Isa na doon yung spatial information. Further details about the MR signal. Okay? So, sa totoo lang, ito yung matindi. Okay, etong part na to ay para sa midterm, na para sa session 1 ng ating midterm. Okay, so, pwede ko na siya ikat dito. So, seryoso. Hindi ko alam ba't ko pa siya, ba't hindi ko pa siya tinuloy dati. Isang page lang, dalawang page. Oh. Ayan, so, ito ay pag-uusapan natin sa ating next na session na lecture na session. For now, prepare muna kayo para sa ating recitation at sa ating exam. That's it. Yan, see you na lang sa susunod nating lecture video na session.